Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio and I'm a Solid Duterte supporter. Isa po akong OFW at kahit na malayo po ako, pinapakita ko po kay Idol ang pagsuporta ko sa paggawa ko po ng mga kanta at kung ano-ano pa mga video para lang po i-endorso pa lalo si Idol at para po mas makatulong pa po lalo sa campaign niya. At para iparealize pa lalo sa mga tao na walang ibang makakapagbabago ng ating bansa kundi si Idol Duterte lamang, wala nang iba. At syempre magagawa po ito ni Idol sa tulong natin lahat. Di naman magagawa ni Idol to nang hindi nakikinig sa kanya ang mga tao, di ba? Magmula po nung nakilala ko si Idol Duterte, naging todo na po talaga ang suporta ko sa kanya. Dahil sa kanyang plataforma na napakaganda. Alam niyo ba na ang plataforma ni Idol ay ang susi sa tunay na pagbabago? So deserve po talaga ni Idol na i-endorse ho ng iba't ibang mga personalidad. Dahil ang tipo ng leadership ni Idol ang kailangan ng ating bansa. At ngayon naman po, napagawa na po ako ng video. Dahil punong-puno na ako sa mga anti-Duterte. Na tila ba meron sila mga matris at dumami sila ng dumami. At napansin ko lang po, karamihan sa mga anti-Duterte na to ay mga Facebook fake accounts. Ibang mga tipo na mga friends pa lang nila 50 or 60 pa lamang. So obviously, they are Facebook fake accounts. Hindi nila kayang i-reveal ang true identity nila dahil nahihiya siguro sila or takot sila na mabuli ng mga Solid Duterte supporters. Ang sabi ng mga anti-Duterte na to, hindi raw kayang puksain ni Idol ang drugs, crime and corruption within 3 to 6 months. Well, nagkakamali po kayo dahil kayang-kaya po ito ni Idol. Siyempre, sa tulong ng mga pulis, militar at siyempre ng taong bayan. Dahil magmumula po talaga ang tunay na pagbabago sa ating mga sarili. Diba? Sabi nga ng ibang pulpolitiko ang puksain daw ang tatlong problema na to ay hindi basta-basta. Pag sila ho ang nagsabi. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ko naman nila lahat-lahat ng mga pulpolitiko. Pero karamihan po kasi sa mga pulpolitiko na to ay nakikipagsabwatan sa mga drug lords, smugglers, or any illegal activities na mapagkakakitaan pa nila. Hindi pa sila kontento sa mga nananakaw nila sa kaban ng bayan. Kaya ang puksain ang tatlong problema na to, pag sila ang nagsabi, isa ho talagang malaking kalokohan. So sa madaling salita, hanggat merong maruming pulpolitiko, hindi ito masusolusyunan. Kahit 100 taong pa nilang sabihin o subukan. Gets nyo ba yon? So dahil maraming ang mga anti-Duterte ang mahihina ang mga kokote, uulitin ko yung paliwanag ko sa maiksing pangungusap na lamang. Si Idol, pinapatumba niya ang mga kawatan. Ang ibang pulpolitiko, nakikipagsabwatan. Gets nyo ba yon? Ha? So malamang ang sagot ng ibang mga anti-Duterte sa mga paliwanag ko ngayon, hindi hindi namin na gets. Kasi nga, mahina nga ang mga kukote nyo. Dapat daw ang paliwanag, detalyado. Okay, fine. Ipapaliwanag ko sa inyo na mas detalyado dahil mahihina nga ang mga kukote ninyo. Well, imagine pangulo na si Idol Duterte. Ia-announce niya sa mga tao na from now on, dapat lahat sumunod sa batas. Dahil merong kaparusahan ang mga tao hindi susunod sa batas. Ibabalik niya ang parusang kamatayan. Nang sa ganun, mailang ang mga kawatan na gumawa ng masama sa kapwa. Tapos i-raid lahat ng mga kumpirmadong lugar na merong drug lords, drug pushers, and drug users. Hulihin, arestuhin, pag lumaban sa alagad ng batas, dispatchahin. Tapos yung government system natin, gawin na rin federalism. Nang sa ganun, matuldukan na ang korupsyon sa gobyerno. Imbestigahan lahat ng mga pulpolitikong posibleng nagnakaw sa kaban ng bayan. Nang mapanagot sinang lahat sa batas. Malamang ho, ubos siyang mga yan. At dapat, reklusyon perpetua o habang buhay ng pagkakakulong ang dapat na ihatol sa kanila. Kung ibabalik nila yung perang ninakaw nila. Pero kung hindi, parusang kamatayan na dapat ang ihatol sa kanila nang di na sila tularan pa ng iba. At sana, gawin ni Idol ang mga bagay na to ng sabay-sabay. Huwag isa-isa para mas mabilis ang resulta. Diba? So sana naman napaliwanag ko na sa inyo na within 3 to 6 months, magagawa ni Idol ang sinabi niya. Siyempre, sa tulong nga po nating lahat dahil di niya naman ito kaya magawa na mag-isa lang. Ang hirap po kasi sa mga anti-Duterte, ang mga nakikita nyo lang kay Idol yung pagmumura. Pero ano bang minumura niya? Diba ang mga negative things like drugs, crime and corruption, diba? At yung manhid, makupad at palpak nating gobyerno. At tungkol naman sa pambababae, ano ho bang magagawa natin? Sadyang habulin lang ara talaga ng babae si Idol. So sinabi niya na ito sa publiko para hindi na magamit sa kanya ng mga black propaganda experts. At isa pang issue kay Idol yung pagpapatumba niya ng mga kawatan sa Davao. Well, ito lang po ang masasabi ko. Mas pipiliin ko na ang mga pinapatumba ay ang mga kawatan. Kaysa naman makabiktima pa ang mga kawatan na yan ng mga inosenteng tao. So ikaw, anong choice mo? Kung sadyang wala kang pakialam sa kapwa mo, pipiliin mo yung iba. Ang hirap po kasi sa karamihan sa mga anti-Duterte, hindi nyo makita kung anong posibleng magawa ni Idol sa ating bansa. Naging one of the safest city in the world ang Davao.
Imagine kung magagawa ito ni Idol sa buong bansa, di ba ang ganda? At kung hindi pa rin yung nagets ng mga anti-Duterte na mahihina ang mga kukote, ang next video ko po, ituturo ko po sa inyo kung paano pumili ng tamang presidente. Dahil naaawa ako sa inyo, dahil nauuto pa kayo ni Naporonay. Hindi nyo makita ang mga nakikita ng mga mulat na sa katotohanan na yung dalawa ay nanakawalan tayo. At yung namang isa, nauto lang ng survey kaya tumakbo. At siguradong wala rin magagawa yun. Ang lahat ng mga salitang narinig o maririnig nyo ay nagmula kay Ama dahil mahal nga tayo. Gusto niyang ipasabi sa inyong lahat na maniwala at magtiwala tayo kay Idol Duterte dahil si Idol Duterte ang gagamitin niyang instrumento para masakatuparan ni Ama ang plano niya para sa ating bansa. At tulad po ni Idol, ako po'y instrumento lamang din ni Ama para iparating sa inyo ang mga pinapasabi niya. Naway sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ni Ama na paliwanag ko sa inyong lahat na kayang tuparin ni Idol Duterte ang mga pinangako niya sa ating lahat. Ako po si Mr. Rio. Peace. For a time that I am busy with the drugs and the criminality, itong mga murder for hire. Ilan dito sa Maynila, at last count was 45 Chinese men kidnapped, giving the ransom, patayin na lang. Paano? Ganun? How can we allow it? Almost everyone. Hindi ako pwede niyan. Sabi ko, lahat ng polis, sabi ko, do not lie to me. Kaya babarilin talaga. Trabaho kayo. Huwag kayong mag-imbento. Do not fabricate evidence. I will hear you. And if you're telling the truth, sabihin mo ako. Say, utos ni Mayor Rudy. Sabihin mo dyan sa judge. Sabihin mo dyan sa fiscal. Sabihin mo sa ombudsman. Sabihin mo sa human rights. Wag mo sabihin sa akin kasi alam ko na. Just come to me. Why? Meron akong nakita sa konstitusyon. Just my itong panlaban ko. The right or the power of the president to pardon. President can grant pardon. Conditional or absolute or grant amnesty with the concurrence of Congress. Gagamitin ko yan. Maniwala ko yan. Kaya pagdating ng panahon, pag sabi arraignment, nakuha ko dyan, maraming kopya yan, pre-signed. Baski walang makasalanan, pwede kumuha dyan. Bigay mo sa judge, absolute pardon, restored to full and civil rights. Sige daw. Ipitin ninyo ako, ganon ang mangyari. I will not hesitate to pardon 10-15 military and policemen every day. Magreklamo, nandiyan sa Constitution eh. Pardon, wala makyo. Hindi kasi except to himself. So pag alis ko ng Malacanang dito, magpirma ako, pardon is hereby granted to Rodrigo Duterte. Sign, Rodrigo Duterte. Brain lang man yan. Basta bidista ka, mga graduate yan, tinuyup, wala yan. Hindi ba sila magka-imbento ng istorya na gano'n? Ako hulihin mo, paglabas ko sa Malacanian, if God wills it that I'd still live, I'm old. Paglabas ko, assist ako, okay, paano? Basahin mong revised penal code. Adre, hanggang 70 lang ako. E 71 ako, paglabas ko 70 pa, ungag-ungag na. Tatalo ka ba dyan sa public opinion? Kawawa naman. Sinabi ko na, hinto. Now, what to do about itong mga natinamaan? You know, the very long discussions, seminars about itong heroin pati cocaine is a better addiction. Kasi natural eh. It's a puppy. It comes from. Itong shabu, it's a deadly mix of chemicals. Ang tubig na ginagamit niya, alam mo kung ano? Tubig ng baterya. Kaya kita mo nagpatuputukan yung, kung hindi ako nagalit, hindi pa kasi ako nag-assume, ano trabaho ninyo? Saan yung pera ng intelligence? Bago pa sila naglabasan. Oh. Kasi kung hindi mo kaya o kasali ganyan, ay nagan. Huwag ka magsabi, General, yayariin kita.
Sabi ko, I will put at stake the presidency, my honor, and my life. Kasi seryoso ako.